grabe daw yung baha kasi yung egress, yung exit ng tubig, mabablock daw ng mga building pag magiging may may growth center na anong sagot niyo doon? Yun na nga yung magkakaroon ng waterways at walang tatabunan na ilog. Yun na nga yung pinaka-importante para sa akin doon, yung plano. Kasi magkakaroon tayo ng city environment officer, city architect. So, mangyayari niya pagka walang CLUP, kanya-kanyang tayuan ng negosyo dyan. Kahit ano, pwede mong ilagay dyan. Labo-labo na sila dyan, tapos walang waterways na... Ibig sabihin noon na yung mga old tributaries, yung mga river na old na natabunan na, hukayin niyo uli yon para maraming exit or egress yung tubig. The creek. He's creek, trying to say the mga creek. Yung mga old creek, di ba, natabunan na ng lupa. Yun nga, pag walang plano yan, tatabunan nila yan eh. Oh, pero ngayon? So, ngayon, bubuksan yan. Paluluwangin. Paluluwangin yan. So, paano yung kwan? I heard may dredging daw yung DPWH ngayon na ginagawa. May... Malaking bagay ba yung dredging na ginagawa sa pag-mitigate ng pagpahina ng baha. Ng baha dito sa Dagupan? Oh, actually nakikita ko nga baka maging isang tourist spot 'yan eh. Alin? Yung tinatabunan ngayon, 'di ba? Mami, pwede na patayuan ngayon 'yan ng kwan. Yung mga silts, yung silts na kinukuha ng dredging. Saan ba nilalagay 'yan, yung kwan? Doon din sa kwan, sa tabi. Pero, tapos meron din sa lugar, pero kasi dapat dyan, pagka nag-dredging, dinadala sa taas. Kasi kundi babalik lang eh. Pero may nakikita ko ng mga project nila na may mga pinapile silang mga bagal. Oo, nakita ko yun sa DPWH. So may solution naman pala eh. Parang DQ, yung bakal yun, parang DQ yun, ano, yung kanya. Na, pag ibig sabihin noon, parang sa Europa, yung, di ba may, ano, what is that? Netherlands ba yun? Yung lugar na mababa sila sa dagat. In Poland. Hindi, Netherlands. Netherlands nata, kung di ako nagkamali, or Denmark. Denmark, so yung sinasabi ko na example, eh, dati ang Malabon City, binabaha. Dati siya yung catch basin mula Makati hanggang Cubao. Tama. So ngayon, hanggang Quezon City. So ano yung ginawa nila? Bakit ang Malabon City ngayon, hindi na binabaha? Oh, anong ginawa nila? Nagdike. Oh, naglagay ng dike sa kapinaglaban talaga nila yung city nila. Na may pananagutan talaga yung mga ibang bayan sa pagiging catch basin natin. Ganun ang ginawa nila, kinalaban nilang Makati, kinalaban nilang Quezon City. So anong klaseng paglaban yun? Ibig sabihin nun, nagbibigay ng pera yung Makati, Quezon City para lang ma-mitigate yung baha sa kanila by building dikes. Oh, ganun ang... Hindi, binuksan nilang, pagkakalam ko, binuksan nila yung mga creeks na sinara dati at pinagawaan ng mga establishment. So, instead na makakadaan ng tubig going to Pasig or sa dagat, na-block na dahil may building na doon. Pinatanggal yung mga gusali, dumaan yung mga tubig. Yung ibig ko lang sabihin doon sa Malabon. Yeah. Kasi yung, di ba, dumadaan lahat sa Sinucalan River, mga ganyan. Dito so, sa kanyan, Kalasyao, sa Tabambara. Magkaroon ng, ibig kong sabihin dyan, may merong nagbabala din dyan. Merong dapat responsibility sila sa... environment na dinasusunod. Pero I heard kung daw aggressive sila ako na, sila Congressman Baby Arenas doon, nag-dredging daw sila eh. Doon sa river, sa Sinucalan doon sa Santa Barbara ka lang. That's good. Eh. Maganda yun. Kasi meron exit point din talaga dyan na naririnig ko noon na ang gagawa ay JECA. Okay. Yung Japan. International Cooperation Agency. Yung mga funding agency ng kwan, ibang bansa. Pero siyempre, pag tinanong nga nila ang sa siyudad mo, may plano ba kayo? Walang plano. Sige, gagawa na muna kami ng plano. Mga dalawang taon na. Hindi, tsaka sabi nung... At least ngayon, may plano tayo. Bibigay mo na yung CNO. Funding, sasabihin, ay, wala kang plano. Dito muna ako sa Santa Barbara, may plano ito. May plano ito. Tutulungan ko muna ang Santa Barbara bago kayo. Wala kang plano pala eh. Diba? Yeah, Santa Barbara, may plano. Ganun lang yung... Kaya nga nailipat nila yung munisipyo nilang pagkaganda-ganda because of the comprehensive land use plan.